Alright, so U-Level versus STI, both of the teams medyo nasa bottom 8 natin, if I'm not mistaken. So every team dito really needs to prove something sa magiging laban na to. Banning dito, Atlas, medyo ano, lagi ko kini-emphasize kanina yung mga Claude. Eh, no? Would you think it's still gonna be possible dito, Nomad? Ganun pa rin kaya magiging storya natin dito sa larong to? I mean, Claude will be open regardless. So, might as well pick up Claude kasi tulad nga sinabi ng Butters nung nakaraan, he's not worth a ban. So he's a threat once he's open. Gusto ko yung banat din talaga rin ni Butters kahapon na hindi talaga siya worth a ban, pero it's still gonna be a threat. But Chantel dito, looking at the banning phase ng U-Level, are they actually banning something? Nag-ban sila dito ng Selena, who are actually medyo inaano naman. We're actually talking more sa U-Level. So ano naman kaya ang mga key factors for STI dito, Chantel? Siguro dito is just the same with our series number 1. Kumbina nila si Selena as much as possible, iba nila dito si Natalia. It's more on tanggalin yung mga heroes actually na pwede magbigay ng vision for the enemy team. So yun yung nagiging yun yung mga crucial na kailangan i-ban dito sa laban natin. So Natalia for STI. No Selena, no Natalia, no problem for both teams. I see. I mean, vision talaga. No? Kumbaga, tama ba ako? Lahat yata na naging laro natin, puro Natalia. May Nataliang ban, either of the teams. Tama ba ako? Or halos. Parang wala pa akong nakita going back dito sa second half ng regular season na lusot ang isang Natalia. I think go ahead. I think nung nangyari lang yun, nung pinick up na talaga si Natalia nung week 2 ata or week 3, na naging impact din siya sa game in terms of being able to spot out kung saan nagsisimula yung rotation sa mga teams. Oh, medyo na ni nakapitalize siya, like the teams like Blacklist International, even BSV are actually using Natalia nung first half natin sa regular season. So I don't think medyo hindi siya pinapalusot niya, pero I really like the pick dito ng STI. They're going for the Bruno and the Valier. Hindi mo pa alam yung complete na gagawin nila rito, pero I would assume this not gonna be a 1-3-1 rotation. At is Chantel, eto na naman. May Claude na naman tayong nakita on the side of U-Level. Grabe reaction kapag kayo ko lang nakikita. For Claude, sama mo pa na Rafaela for U-Level. Sobrang ganda agad ng tandem. Kanina binrot about natin yung advantage of having a Claude. Sobrang bilis niyang gumalaw pagdating sa mapa. How much more with this Rafaela for U-Level? So medyo pagdating sa movement speed, lalamang na dito yung U-Level. For STI, kailangan kumuha dito ng isang hero na pwede pang front, na pwedeng lumaban regardless kung ina-attack sila ng U-Level dito. Oo, totoo eh. I mean, regarding with the reaction, though hindi tayo nakikita dito ngayon sa camera, nung nakita ko yung Claude, alam mo yung, since yesterday kasi, may party sa akin, may trauma ako in regards with the Claude. Kasi whenever I see a Claude on the team, kung di ako nagkakamali, wala pang talo ang Claude all throughout. Even the series natin kanina, yung Ahaji, nakita naman natin kung gaano ka-flawless yung paggamit niya ng Claude. Ngayon, dito on the side of U-Level, siguro dito, it's a good test then in a way na kahit sinong team, basta may Claude, is possible manalo. Pero U-Level has to prove that yet. Gusto ko ngayon marinig dito si Nomad. Sa side ng STI, ngayon nakita nila dito yung Claude. What would you think their good response para dito? Get a Kufra. That's one of them. They need to make sure that kahit paano ma-minimize nila yung effectivity ni Claude. Kasi may small window na once na BMI si Claude papunta sa team ng STI, they can easily go for a rage and they are hovering over the Kufra. Once nakuha mo sa rage si Claude, that's a small window ng stun para ma-burst out kaagad si Claude, para mawala kaagad yung threat niya. Excitingly, no? I mean, you're just saying na kumuha kayo ng Kufra. May parang narinig kaya ata Nomad ng STI. O nga, tama nga din si Kuya. Pero dito, for the last two picks naman dito ng U-Level, they're gonna be going for that show and as well with the Digi. So, safe to say, there's gonna be a 1-3-1 rotation para sa side ng U-Level. But, tanong ko muna sa inyo, I would start with you, Chantel. Kita na natin, draft. Your predictions, please. U-Level for this game number 1 kasi sige, bigyan na natin kay Claude. Ibigay natin respeto kay Claude. Pero Claude kasi yun. Why and, not? Yes, for this STI medyo mabagal and yung Kufra na na-pick dito madaling i-counter ng Digi if ever. So, time journey, pantakas, additional movement speed come from the Rafaela, disengage agad for this U-Level kind of lineup.
How about you, Noah? Would you magkakaroon ba tayo ng unanimous decision dito or you're going to STI? May mas may tawalaw sa SI dito kasi sa klod ng U-level, man. So, I see. Mas so, may factor talaga yung Kufra once na makaya nila ma-pick off kagad si Diggy. Doon na yun. Sorry, Santel, ko kontra ako sa'yo. So yun yung ano key factor pag once na wala kagad sa U-level yung Diggy, it's the end of their team composition. Kumbaga yun yung key factor, that's the reason why you are picking STI. So again, mga kaibigan, we have a split decision again dito sa ating mga panel. Pakinggan naman natin ano ang mga insight ng syempre walang bias, Prof B and Baymax. Take it away. Yes, maraming salamat sa ating mga panelists. And nandito na tayo sa ating game number 2 para sa araw na to, U-Level versus STI. Kami pa rin ang magiging kaso sa inyo para sa laban na to ay my friendly gaming ko, Baymax. Siyempre kasama ko pa rin, paring Prof B. Kamusta ka naman dyan? Wala ka bias ka, Ika. Di paring Rob dito. U-Level versus STI. Feeling good for both drops para sa dalawang team na to. Ang tanong is, wala ngayon si Basic. Kaya ni ba na U-Level ang STI? Of course, on the blue side, we have U-Level Secret para sa Uranus. Si Mang Escanorma using the show. Chu para sa yung Claude Dev na tinuldukan para sa kanyang Digger. Of course, unseen UC Rafaela. For Team STI naman, we have Doc Men for Kufra, Creep Super Bruno, Yuji for Harith, Nixon naman dito para kay Tamus Lembot for Valir. Anong feeling mo dito, Max, sa ganitong ano nila lineup? Anong kasi actually yung nakita ko na before nagharap pang isang Claude with Rafaela against Valir. Napusapan natin 'di ba kanina? The once na pumutok at second top dito ng bursting fireball ni Valir, magkaka-stack siya. Now, isa sa reason kung bakit ginagamit ng U-Level ang Rafaela is para maka-sprint out palabas dun sa bursting fireball ng isang Valir. So, walang stack yun automatic sa second boom. Yung nagpapapos sa heg. Kasi pag pop nun, may slow and sa mo may crowd control na mini-stun eh. May stun actually which talaga. Which may hirapan ng isang Claude pagka ganun. Kaya isa sa kinalamangan nila. Okay. So I think ang kinagandahan din ng lineup nila dito talaga eh, no, is eto na naman. Nandito na naman Uranus sa team ng U-Level. Pero tandaan natin, Bruno, parang Prof B, burst marksman kung tawagin, kayang-kaya niyan damage yan mamaya yan, perigurado. Eto ha, bumibelo na dito ang SDI. Going in! Nag-witness dito si Dogman! Kung tinamaan yun, parang possible pick eh, no? Possible pick-off talaga. Kasi apat na sila dun eh. Laban lamang sa dalawa. And, tignan mo, malambot pa pareho to kasi Secret with the Uranus dito, wala pa naman masyadong item yan. Compared, dalawang burst yan actually. Isang Harith at isang Valir. Sino ba naman ang tatagal talaga dun, di ba? Oo nga, Ika nga dito. Oop, tamang farm. Alam mo, may magandang farm dito pinapakita si ano, si Chu. Kung may perfecto siya ng mga small jungle creeps dito, look at that! Pinulad na dito mga sir, dinapad samples! Pero wala. Wala. That's a 4-man rotation coming from STI. It means, pag hindi ka naka-pick off sa 4-man rotation mo, ang laki ng space. Malaki talaga yung mafa-farm na naiwan yung kalaban sa ibang lane pag nagkataon. Okay. Okay. Now, look at the gold ticket. Ang gold dito para sa side ng ULBL versus STI. Medyo lumalalim lang dito si Cho. Nixu doing a great job. Pinapauwi. Makulit ka masyado, ha? Napilitan tuloy siyang mag-BMI, parang probably. Pero the turtle is now up for grabs. Mga kaibigan, naghintay na lang ng kukuha. But here on the mid lane, namang haras lang din naman si Dev. Gamit yung kanyang maliliit na bituin, mga kaibigan. Wala pa masyadong nagaganap dito, parang probably. Wala pa tayong first blood 3 minutes into the game. Tignan mo naman kung ano yung ginagawa nila dito. Tamang farm lang. Okay. Madami nag-uusap about sa 1-3-1 versus a 1-2-2. Ito na to. Yung meta dito or yung style dito ng STA, di sa 1-2-2. Kung papansin nyo, meron silang core sa side, na which is yung Bruno. Meron silang core sa mid, yung Harith na nag-rotate.
Okay. Now, tignan natin kung ano mga ba magiging mas effective. Is it the 1-3-1 for now or the 1-2-2 combination dito? Yes, and dito kung makikita nyo sa bawah, here comes Escanor. Tandaan siya, wala namang purify ginamit niya kanina. Tamang hit kung do, pero hindi na tama. Juke to the Blazing Druid under the turret, and that would be the first blood for Team U-Level. Actually, that was a very good follow-up coming from U-Level. Pero here on the top lane naman, STI being aggressive against Secret. Talaga namang mapapauwi ka na lang kapag ganyang karami yung katapat mo, Warring Prophet. Medyo, ano, tema cuts. Pangate. Ang pinapakita. Ooh! That's a good job pa rin para sa STI. Ah. Nakuha pa nilang first turret on to the top lane. Shaman Force! Wala na tipid-tipid ang skill burst coming from the sub. STI sumabog! Love ang ULVL! Si Secret! Nasilawat ang Secret! Wala na Secret-Secret pa! Muntik pang makuha yung second tier turret dito sa top lane. Pero here comes Escanor with the follow-up unseen. Tamang move speed lang din mga Crimson. Medyo delikado yung kalagayan. Maagang purify! Pero may way of the dragon just to follow off the stun will not connect. Pero flickering coming from Escanor, and that would be a secure kill for Team U-Level once again. 1,000 gold lead tayo ngayon, parang Prof. D. Alright, 1,000 gold lead is not still not enough. Okay, para ma-hold ang kalaban. Look at that, Tokmen doing a great job. Pero nice purify nga naman for the side of this Claude. Medyo nagkakalituhan tayo in terms of galawan. At tinignan ko, nagiging makalat. Okay, yung dito ng ano ng STI kasi nagugulo eh, ang bilis masyado gumalaw ng U-Level sa ganitong sitwasyon. Ang kailangan lang is banggain nila or salubungin nila eh. Ayun o, nakuha ng isang maigi dito ni Claude or ni Chu. Ang middle turret nang walang depensa tayo nakita. Yes, tama ka dyan. Which is yun yung kailangan nilang iwasan kasi that's a Claude. Yeah, oh. Binibigay mo, hindi mo nape-pressure ang Claude, nakakagalaw siya. Kahit sa sulok na mapa, delicate sang team nyo. Delikado talaga. As alam naman natin kanina, simula pa actually kahapon, di ba? Yung mga Claude na naiiwan, alam naman natin kung ano yung kinakalabasan, gano'ng kasakit yung damage ng mga Claude na tumataba sila. Yung mga nagiging reasons for the team's victory, di ba? Tama, tama. Let's see kung ano mangyari dito. And mind you, again, pero usapan natin kanina, wala pang natatalong Claude since yesterday. And this is the second Claude na makikita natin sa series. Okay, actually third Claude pala. Third Claude for this day. And this is the only second series na wala pa tayo nakikita ng respect ban or pamigil para sa isang Claude. Yes, speaking of walang pamigil parang Prof. Ngayon na walang pamigil sa Claude, yung STI, ano sa tingin mo ang kailangan nilang gawin para at least mabawasan man lang yung pressure na binibigay nitong Claude? Kailangan basagan nila ng Torre ang U-Level. Kasi pagka nabasago mo ng Torre, open na yung mga jungles dito ng U-Level. Now, once na on ang jungle ng U-Level, it means that the stock potential, pero hold that thought dito, Paymax, Summon Force, still magdadayo with a Blazing Duet combination! Pero Chu, tama na dito, sumali, hindi sila makamakas dito. Out of deep three, tamang nakaw ng takbo. Yuji, mali ka ng tinakuhan kasi nandiyan yung Claude, still basic attack. Open! Dito, Dokman will fall down as well. I think this will be a maniac, pero hindi. Nakuha ni paring Dev yung kill, and that would be a 4-for-1 in favor of U-Level. Pero hindi pa yata tayo tapos. Tignan natin kung papalagan pa ito ni paring Nixu. Hindi na paring Kofi. Nag-back na lang. Disengage na muna. Siyempre, hindi kailangan ano dyan eh. May disiplina kay. Diba? Oo. Ay, again, back to doon sa pinag-usapan natin kung paano sama comeback potential or kailangan nilang gawin dito is i-pressure nilang Torre. Kasi ang kalakasan guys ng Cho, I mean ng Claude, is nasa stacks ng kanyang Art of Thievery. Yes, tama. Now, kinakalbo nyo mga side creeps or jungle creeps dito, jungle minions ng U-Level, mahihirapan mag-stack dito si Chu, which is using the Claude. Mm-hmm, tama. So, ganun-ganun ko siya nakikita kung paano i-counter ang Claude sa ganitong sitwasyon. Yes, tama ka naman dyan, Baron Profi. Pero look right now, yung turret push ng U-Level 6-1 in favor sa kanila, Baron Profi. Hirap na hirap lumabas ngayon, and the map control is being held by U-Level, and that would be another kill on the mid lane. Dofen, medyo napapasok siya ng maaga doon. Yun ang sinasabi natin. Kailangan medyo pigilan mo eh. Alam mo, si Dokmento, di ba, si Dokmento tsaka si, ang tawag dito, si Why Not, I mean, si Escanor, dati yung magkakampiyan. So, alam nila yung, ano, yung galaw ng isa't isa. Oo, sabi, nakita ko na to si Dokmento noon eh. Oo, kakampiyan ko pa to dati eh.
Oho! Pinikoff ng isang mabilis! Si Mage Dad! Si Mage Dad nga naman talaga parang bro, pinapakasalita kasi ng damage nito ng ating Chu! Na si Claude! Nang gulo ng pangalan guys! Oo nga eh! Kahit ako eh, sasabi ko gumagamit ng Chu si Claude! Si Chu! Gumamit ng Claude! No. Diba? Medyo nalalan silang! Medyo nalalan silang! Pero good Chu Waps pa rin! Look at that! Tamang suna na naman dito. Oh my god! Rising duet si Nalo! Grabe naman ito guys! Hindi nito ang drop! Pero dito mag-isa ang dato via natin triple kill! Paparing 2 BMA sa loob! Doc Pendita with the bouncing ball! Delikado yung kalagayan ni Chu tiniran turret! But the heal is there to save the day! Napakaganda naman ang follow-up heal coming from Unseen! Ang linis ng galaw na pinapakita ngayon ng team New Level! Yan yung sinabi natin dahil yung galing is real. Sobrang bilis. BMI out, BMI in, Art of Thievery. Sobrang linis ng galawan nito. Sobrang linis. And look at that. It's open na dito sa top. And I don't think so may comeback potential pa sa ganitong sitwasyon. Wala nang paligoy-ligoy pa. Gusto nila tapusin dito. A mid turret and another one. They're trying to hold. They're trying to defend their base. Pero to the extent na hanggang kailan kaya ito. Yes, pero ito ang natin sa baba. You will be falling down, mga kaibigan. Pero nakatakbo pa rin. No? Napakaganda ng body block na ginawa ng mga tropa niya doon. Sabi, dyan ka lang ha. Ako na bahala sa'yo. Haharangin ko yung mga star. Iba pinapakita ngayon ng U level. Tinutuldukan nila lahat ng potential comeback dito ng side ng SDI. Sinusubukan pa rin talaga nila ang i-def yung base nila. They're not giving up. They still have their hopes up. Kasi alam naman natin na hanggat hindi pa nababasag yung main base natin, hindi pa tapos yung laban. Pero ngayon mukhang tatapusin na ng U-level to kasabay ng mga susunod na minion na darating. Kasi ayaw nilang makambak pa, Warren Prof. B. Delikado yung palagay kasi natin. Oy, look at that. Every panalo dito guys sa tournament is napakahalaga. Mm-hmm. Kasi it's a point system. Okay. Tama ka dyan. So, ni isang panalo, walang maibigay dito dapat ang mga team. Lahat binubuhos nila dito. Now, full force ang pinapakita ng U-level trying to end the game. Dokmen! Ay! Yakap ito! With time journey combination! Nandiyo na counter on side dito ng SDI. Dito siya, mag-force naman dito. Nakakuha pa. At si Mage Dad na naman. And very aggressive. Blazing to with every kalabit ng gatilyo. May tumutumba. Talaga naman, parang Cardo Dalisay mga kaibigan. And the victory, first victory actually, will go for Team U Level. Yun ang sinasabi natin. Congratulations U Level getting the first game. And guys, may round 2 pa. Mm-hmm. Okay. Sa mga sumusuporta dyan sa STI, huwag kayong susuko kasi may round 2 pa tayo. Possible meron pang round 3. Yun nga. So sa mga sumusuporta sa STI, still guys, chill lang kayo dyan. May comeback potential pa within the series. And para naman sumusuport ng ULVL, supportahan nyo lang din. Stay lang kayo dyan, huwag na kayo alis. Yes. Yun, napakaganda nga ng laban natin. Pero sure, parang Prof. D, mas marami pang mabibigay na analysis yung mga panelists natin dyan. Kaya papasa na agad natin sa kanila. Kuya Rob, pasok na agad. Wala ka bias, Rob. Wala ka bias. Ulitin natin dahil naka-mute nga yung mic natin coming from the break. But yun na nga, walang kabias-bias coming from Prof. B. Maraming salamat sa prod natin to reminding me. Pero Chantel and Nomad, wag na natin pag-usapan kung sino yung magiging MVP. Dahil all throughout the game, Chu, which is the Claude, yun naman story ng series natin nitong mga nakaraan. Gusto ko marinig sa'yo, Chantel, what's the key factor ng U-level going to this match? Doon, I mean,